Eh, mga narinig kami, sir, na mga balita at mga comments from the great grapevine na may chilling effect nga talaga sa mga classmate namin sa pamamahayag itong mga nangyayari. At timing din po na yun po yung ipinunto nyo kanina sa naging panayam pag tapos po natin mag-file ng ating pong hakbangin sa Court of Appeals. Sir, may you expound more on the matter? Ang issue kasi dito, MJ and Admar, yung tinatawag na due process. Ibig sabihin, dapat bigyan sana tayo ng pagkakataon to explain our side bago ang suspension, kung may suspension man. Ang ginagawa kasi ng NTC, nakinig sila or nagpa-control sila or nagpadikta sila sa House of Representatives. That is in a grave violation ng ating saligang batas, yung tinatawag na principle of separation of power. Kasi separation of power, iba yung executive, iba yung legislative. Ang legislative, doon yung House of Representatives. Ang executive, doon part ang NTC. They are separate and distinct. NTC, mayroon silang tinatawag na quasi-judicial function para silang mahuwis. But in this case, nagpadikta sila sa body that is purely independent from the NTC. And that is in grave violation ng ating saligang batas. And another MJ, yung ating franchise. Yung franchise ng SMNI, hindi pwedeng baguhin or i-apply ng NTC. Ang i-apply ng NTC is only limited to the Certificate of Public Convenience or yung tinatawag na Provisional Authority na inisyo ng NTC in every franchise, in every frequency. Yung radio natin, yung TV natin, yun lang ang may authority or may jurisdiction ng NTC. Not to the amendment, to the revision, or to the implementation ng prangkisa. Because that is the power of the House of Representatives and House of Senate as a whole. Meaning, power yan ng Legislative Department. Hindi yan power ng NTC. In this case, nalito sila. Iba kasi ang function ng House of Representatives. Ang function ng House of Representatives, including the Senate, is to amend, revise the law. In this, with respect to the NTC, is only to pwede lang i-implement, i-issue, i-suspend ang Provisional Authority, Certificate of Public Convenience. In this case, wala, hindi nangyari yun. Sa nakalimutan yata nila, ang batas, lalo na ang saligang batas. And ang pinaka-importante is the one of the highest constitutional power, and that constitutional right yung tinatawag na freedom of press and freedom of expression na dapat respetuhin ng NTC and lalo na ng ating government. Opo, sir. Malinaw po yun na una, dapat muna i-resolve yung show cause order. Hearing muna. Eh, sa ang nangyari sa atin, sinabay ang serving ng show cause order plus 30-day suspension. Yes, hindi tayo binigyan ng pagkakataon kasi hindi naman natin pwedeng gamitin yung investigation ng kamara. Kasi the investigation of the House of Representatives is only an investigation in aid of legislation. So hindi natin pwedeng gamitin yun na nabasihan sa investigation nila. Kailangan gagawa sila, ang NTC, gagawa ng sariling investigation. Dapat gawin nila yan bago ang suspension or any penalty na gawin nila, but only limited to the Provisional Authority or the Certificate of Public Convenience. Wala silang authority with respect to the franchise. Yun ang tinatawag na pag-aabuso, inaabuso nila ang kapangyarihan na pinagkatiwala lang sa kanila ng taong bayan.